May sakit si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ayon sa Presidential Communications Office. Nagkataong katatapos lang yan ng sunod-sunod niyang aktibidad sa palasyo at maging sa abroad. Pag-usapan natin yan at makakasama natin dito sa studio si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ikwento mo nga, ano ba yung sakit ni BBM? Pops Jane, ako nakakaranas daw ng flu-like symptoms. Uh-oh. Sina Pangulong Bongbong Marcos at si First Lady Liza Araneta Marcos. Uh-oh. Ang sabi ng PCO kagabi, continuous naman daw yung pagtitake nila ng medicine at saka ng fluids para mawala yung mga symptoms nila. No? Pero in-advise kasi ng kanilang attending physician na magpahinga muna ang Pangulo at saka si First Lady. Dahil nga daw yan sa sunod-sunod, Pops Jane, na mga aktibidad ng Pangulo na itong nagdaang mga araw. Kung maaalala, Pops Jane, netong Marso pa lang, tatlo na yung foreign trip ng Pangulo. No? Yung una, yung kanyang pagpunta sa Melbourne, Australia. Sinundan ng tuhog na foreign trip sa Germany at saka sa Czech Republic. Mm-hmm. So halos kakabalik lang ng Pangulo nitong linggo. Oo. And nilinaw ba yung klase ng flu na tumama dito kay BBM? Sa ngayon, iniintay natin, Pops Jay, na maglabas nga ng health bulletin ang palasyo. No? Ang nakarating lang sa amin is yung flu-like symptoms at saka stable naman daw yung mga yung vitals ng Pangulo at ni FL. Hindi malubha, no? Hindi malubha. Yung sinasabi. Pero hindi ba nahirapan yung palasyo na ipaliwanag sa inyo? Eh, kayo nagko-cover kay BBM, no? Kay Pangulong BBM. Hindi ba nahirapan kung anong klaseng flu? Kasi minsan, pag may sakit ang Pangulo, talagang iba na yan, di ba? Oo. Paano ipiniliwanag sa inyo? Actually, kahapon, supposedly, merong event ang Pangulo na hindi natuloy. Yung unang abiso sa amin, meron daw urgent matter. Urgent so, syempre, walang kinalaman sa kalusugan. Diba, kapag ganyan, ang tanong mo na agad, ano po itong urgent matter na to? Hindi kaagad tayo nasagot ng palasyo tungkol sa sinabi nila na yon. Pero nung gabi, inilabas nga yung statement na apparently, may sakit pala at nakakaranas nga ng flu-like symptoms ang Pangulo. And, of course, from day one, kinocover mo na si BBM, no? Ano ba ang pangangatawan ni BBM? Ito ba ay talagang matibay sa sakit? Bihirang dapuan ng sakit o talagang maingat? Actually, sa ilang taon na rin naman ng Pangulo, no? Ilang beses na nagkasakit ng nakaupo sa pwesto. Nitong December lang, kung maaalala natin nga, huling tinamaan ng COVID ang Pangulo. Pero kahit na ganun, Pops Jay, walang ibang in charge kundi siya pa rin. Nagkakaroon ng mga through teleconference, mga virtual meetings kahit na may sakit ang Pangulo. Pero lately, no, napansin natin nung nandun siya sa Germany at saka sa Czech Republic, parang madaming beses na inuubo at saka sinisipon siya sa mga speech, tuwing speech. Okay. So I think, and we're assuming na dahil ito sa malamig na klima nga doon. Nung pagbalik ng Pangulo, nung hanggang Tuesday na lang yung naging event niya, which was yung visit, courtesy call ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken at saka yung pag-attend niya sa World Economic Forum. Nitong nakaraang araw, nagharap sila, PBBM at U.S. Defense Secretary Anthony Blinken. Gaano kahigpit sa palasyo kapag may foreign officials na bumibisita? Kabisado mo yan. Gaano kahirap? Alam mong may bisita kasi minsan yung gate 6 kung saan kadalasan pumapasok yung mga foreign officials, may police mobile. Uh-huh. Kasi kapag sa karaniwang araw, halos tahimik naman doon eh. Usual, yung PSG lang yung nakabantay. Uh-huh. Pero sobrang tight ng security talaga, iba yung atmosphere kapag ka merong mga ibang opisyal na nasa palasyo. Sa gate pa lang, usually Pops Jay, kasi sa Malacanang bago ka makapasok, kailangan ng gate pass. Kailangan ng car pass, kailangan ng sticker. Correct. So doon pa lang sa pag-check ng mga sasakyang pumapasok, iba na yung protocol. Na. Oo, talagang mahaba yung pila dyan. Uh-huh. And maraming paligid na mga police mobile kapag kami mga foreign visitors tayo. At hindi lang naman si Secretary Blinken yan, maraming beses na may mga prime minister na nagpupunta sa palasyo. Oo. Mainit na balita nga yung ABC clip ng behind the scenes interview kay PBBM. Ano ang reaksyon dito ng ilang opisyal ng pamahalaan?
Sa mga hindi nakakaalam, Pops Geno, yung ABC clip, ibinahagi nung reporter yung naging situation or yung behind the scene. Correct. Kung ano yung nangyari nung ini-interview niya yung Pangulo. Nung natanong kasi tungkol sa corruption, ang sabi ni Sarah Ferguson, yung reporter, parang in a way medyo na-intimidate or tinatry daw nakausapin ng team ng Pangulo, yung kanilang producer. Tinanong natin yan sa palasyo, na itanong natin kung totoo bang sinubukang harangin. Pero sa ngayon, hindi pa tayo nakakatanggap ng sagot mula sa Malacanang tungkol nga doon sa inilabas na clip or interview ng ABC. Ibig sabihin, nakalusot at nabulaga, no? Nabulaga ang palasyo. Ganun ba ang sinasabi mo? Karaniwan kasi sa mga interviews ngayon, ibinibigay yung set of questions sa Pangulo. Sa mga ambush interview, parang talagang advanced questionnaire. Ano ba yung mga itatanong? Oo. Kahit sa mga kapihan sa media, tuwing may foreign trip, may press con, or kahit sa mga ambush interview ibinibigay, hindi natin alam ano yung protocol kapag ka sa international media. Oo. Kung paano yung setup nila. Mas maluwag. We're assuming na mas maluwag. Oo. Hanggang bukas kanselado ang aktibidad ni PBBM. Yes. At ano ang ganap sa palasyo kapag may sakit ang Pangulo? Sino ang nangangasiwa? At may balita kung meron ding ibang gabinete na nagkasakit. May mga nahawa ba? O ganun din ang karamdaman? Sa ngayon, wala pang balita or naglalabas ng statement na ibang gabinete na nagkaroon ng sakit or nakakaranas ng flu-like symptoms. Though, meron ngang LEDAC meeting nung nakaraan kung saan nakasama ng Pangulo yung mga miyembro ng gabinete, ibang mga senador. So, hintayin natin ano kung merong mga maglalabas ng abiso. Kapag ka wala ang Pangulo, Pops Jay, nako, alam mo yan, nag-field ka. Medyo maluwag, ano, naghihintay lang tayo ng mga statement. Antay-antay. Ano, health bulletin, yan yung iniintay natin lalo sa ganitong pagkakataon. Di rin nawawala yung mga side chikahan habang naghihintay, ganyan sa field. So, yun yung mga ano, medyo maluwag yung schedule natin. Lastly, isang mabilis lang, no? Bilang Mojo na nagko-cover ng Pangulo, no? Sa palasyo, ito ba ang gamit, itong nasa harap natin, itong ginagamit mo? Mukhang tatlong cellphone ang dala mo. May tripod pa. Kadalasan yan yung ginagamit natin. Yung isa kasi dito, ginagamit natin sa pagsusulat ng script, pagtitake note ng mga sinasabi ng Pangulo, ng other officials. Yung dalawa para po ito sa pagla-live report natin. So, kung alin yung mas may signal, kasi magkaibang network to, kaya dalawa. So, pag may signal to, dito tayo mag-zoom. Kapag ito, dito naman. So, chine-check din natin yung quality, of course, Pops J. Kung alin yung mas magandang quality, yun din yung mas ginagamit ko for video. Kasi syempre, Pangulo yung kinocover mo. So mahirap naman kung puro blurred yung videos and mga photos. Baka biglang maputol-putol yung ating coverage. Ano? Yes, mahalaga rin na may memory, of course, para yung video buo nating nakukuha yung mga clips. Buhay Mojo! Maraming salamat. Mojo. Julie Baiza.